Hello, Miracle Friends! Okay, in this video, ikukwento ko po sa inyo kung paano po ako na-monetize. And I hope na makapagbigay ako ng maraming tips sa inyo na makakatulong po talaga sa inyo para ma-meet nyo po yung requirements ni YouTube na 1,000 subs and 4,000 watch hours. So, maganda po ang ating topic, no? Paano ba tayo mamamonetize? Paano ba natin mamimit yung requirements ng YouTube? Okay, so, background po, no? Ako nga, sinasabi ko nga palagi na ako po ay hindi techie, wala akong masyadong alam sa pagdating sa YouTube, no? Pero, ma-share ko lang, bakit ba ako in the first place, bakit ba ako nag-YouTube? Kasi po, yung mga anak ko, ganyan pagpasok sa eskwela, ako na lang naiiwan sa bahay. So, parang naiinip ako. Sabi ko, ano bang gagawin ko? Parang lilipas na lang yung araw na walang nangyari sa'yo, ganyan. So, sabi ko, try ko kaya yung mag-YouTube. Kasi, ang personality ko po kasi is mahilig talaga ako mag-share ng mga payo, ganyan. Parang akong walking book, walking libro na ang hilig ko lang magpayo-payo, ganyan. Kaya yung mga anak ko eh sawang-sawa na marinig yung mga payo ko. Anyway, so ayun nga, kahit na hindi pa po ako ganun kagaling o hindi ako masyadong technical, inano ko pa rin, no? Inumpisahan ko pa rin. So December 10 po, 2018, nag-start na ako na mag-YouTube. Mag-upload rather ng aking first video. So, mga 2 times a week, or minsan pag sinipag 3 times a week, minsan naman isang video lang a week. Ganun. So, hindi talaga yung posposan ang nangyari sa akin. Okay? Tapos, ang bagal po talagang tumaas ng aking views and aking subscribers. Until now naman po eh, hindi ganun kalaki yung mga views ko. I mean, 4 to 5 months na po ako sa pag-YouTube nga. Parang nawala na rin ako ng pag-asa. Parang sabi ko, parang hindi ko na yata mamimit yung requirements. So, parang nag-relax na lang ako. Sabi ko, kung hindi siya para sa akin, salamat. Salamat po, Lord. At siguro, tanggapin ko na lang. Parang ganyan. So, yun. Hindi na ako ganun na parang everyday naka-monitor sa kung ilan yung views ko, kung ilan yung subs ko. Kasi, minsan magto 2 weeks na, well, hindi pa nadadagdagan kahit isa yung subscriber ko. Ganun po, talagang very slow yung progress. Ganyan. So, hinayaan ko na lang po siya kapag may bago po akong i-upload. Ganyan. Pero, alam nyo, lagi ko rin pinagpiprayan kay Lord. Sabi ko, Lord, gawin nyo po akong messenger nyo. Kung meron po kayong gustong message na ibahagi sa kapwa ko, gamitin nyo po ako para sabihin ko ano yung gusto nyong ipasabi. Parang ganun. So, yan. May times na biglang magpa-pop up na idea sa akin para i-share ko sa aking YouTube ganyan channel. Okay? So, after nga ng mga 5 months, parang relax na ako. Hindi na yung parang inuobliga ko yung sarili ko na mag-upload ng video. Parang pagka naramdaman ko, ganun, at kapag may inspiration ako na topic, yan, dun ko siya isi-share. Tapos, kasi po, hindi inaasahan, I'm sure hindi po lahat nakakaalam ng about sa Kappa. Pero ako po, kasi kami pong mag-asawa ay nag-donate po sa Kappa, naging member po kami sa Kappa. Ngayon, May lang po kami, itong May 2019. Ngayon, June po, 2019, ay nagsara po yung Kappa. Kaya, yung operation. So, hindi po kami nakatanggap ng blessing. Kasi, banban po, kapag nagpa-member ka po kasi doon, banban ka kasing makaka-receive ng blessing. So, hindi ko po natikman yun, yung blessing na yun. Tapos, ang naging trending po yan, naging trending po sa YouTube, yung about sa Kappa. Ngayon, yung pinaka-peak na controversy na yon, napakinggan ko yung message, voice message ni Pastor
yung founder po ng namin, ng Kapa na si founder Pastor Apolinario, Joel Apolinario. Sabi ko, naisip ko lang na, di ko alam kung pinaisip ba sa akin ni Lord John na i-re-upload ko. May nakita kasi akong isang YouTuber na inano niya yon, in-upload niya yung video niya is yung voice message ni Pastor. Ang ginawa ko, nire-upload ko. Yun, nire-upload ko po siya. Tapos, pag nagulat ako kasi, my God, nung araw pong yun, nag-trending yung video. Talagang, alam niyo ba, sa araw, yung isang araw na po yun, okay, bago po yun, ang subscriber ko po ay nasa 300 plus pa lang. Yan. Tapos, siguro ang watch time ko po, wala pang 40,000 minutes. Wala pa po talaga. Basta, hindi pa po, di ba po 240,000 minutes yung kailangan. Nung nire-upload ko po yung video na yon ng voice message, my God, isang araw lang po, talagang na-meet ko yung 1,000, mahigit pa po, nasa, siguro umabot ako ng 1,500 or 700 subscribers. Tapos, yung watch time ko po, siguro nag, ano na siya, mga 300 minutes, ganyan. So, na-meet ko agad po yung, ano, yung requirement ni YouTube. Ha? Sabi ko, my God, kaya nga po, mapapansin nyo, sa mga videos ko, meron po akong shinare dyan yung personal testimony ko na kung paano po ako na-hit ko yung 1,000 subscriber. Yung personal testimony ko about sa Kapa, ganyan. Na, alam nyo, blessing in disguise kasi hindi man ako naka-receive ng blessing sa Kapa. Sa ibang way naman ni Lord, pinadala yung blessing na, yun nga, na-meet ko yung requirements ni YouTube. Ganyan. So, ambay talaga ni God. Grabe, super. Mga kapatid, talagang amazing si Lord. Ganyan. Okay, so na-meet ko. Kaya lang, at the back of my mind, ano, kinabahan din ako kasi may mga napapanood po ako sa mga YouTubers na bawal daw po yung re-upload. Pero nung time po kasi na nire-upload ko, hindi ko pa po yun alam. Kasi nga, hindi po ako ganun katek, hindi po ako ganun kagaling. Innocente lang ako. Hindi ko alam yung mga bawal, ano ba yung tama, ano ba yung mali, ganyan. So, ang sa akin lang nun, dahil Kapa member ako, I'm sure kung gaano ako naghihintay ng balita tungkol sa Kapa, I'm sure the more na nag-aabang ng balita yung mga OFW kasi marami pong member ng Kapa na OFW ganyan. So yun lang po yung intention ko na makashare ako, masabi ko kung ano yung balita. Okay? So no, pero nung napapanood ko na nabawal nga yung re-upload ganyan ganyan. Kinausap ko po yung ano, yung pinagkunan ko nung video. Nagpaalam po ako sa, hinalap ko po siya sa Facebook, ganyan. Nagpaalam ako sa kanya na sabi ko, nag-re-upload ako nung video mo, ganyan, ganyan. Sana yung bang humingi ako ng permiso sa kanya. Pumayag naman siya. Napakabait. Shout out kay John Ray Patalinghog. No? So, yun po yung channel niya. John Ray Patalinghog. Sobrang thank you po sa kanya. Napakabait. Kahit na ma'am, kahit kumbaga, pagka ganun, hindi ka makaka-copyright strike. Ganyan. Kumbaga, wala kasi magre-report sa'yo na ano niya, na content niya yon o video niya yon na kinuha mo. Parang ganun. Pero, at the back of my mind nga, takot pa rin ako sa isip ko, naku, parang hindi naman legit yung pagkaka... Parang aminado naman po ako, no? Hindi naman legit yung pagkaka... Ano ko? Pagka-meet ko ng requirements. Kasi nga, re-upload lang yung video ko. Ang ginawa ko, dahil nag-upload ako ng mga original videos ko. Ako na po, no? So, about Kapa pa rin, pero ako na po, hindi na yung re-upload. Ganun. Diba, may reaction ka, nagkaroon pa ako ng reaction videos, ganyan. Mga sharing about sa Kapa. Yun. Nakakuha din po ako ng mga, ano, maraming subscribers at saka watch times, yung minutes, no? Kaya, inantay ko po muna na sa palagay ko, eh, mamimit ko yung requirements bago ako mag-apply for monetization. Yun po ang ginawa ko. Okay? So, yun nga, hindi muna po ako agad-agad nag-apply for monetization ng pagkamit ko. Kasi, alanganin nga po ako, eh, baka
ma-reject lang ako. Bago, after mga almost a month, tsaka po ako nag-apply sa YouTube na, yan na, for monetization. For mga 5 days, bago siya nag-reply. Alam nyo po, ang sagot sa akin ni YouTube, kinakabahan nga ako eh, kung sorry, di ba dalawa lang po yung sorry or congratulations, ganyan. Sorry kung disapprove ka, kung reject ka, or congratulations pag approve ka. Hindi po ganun ang sagot sa akin. Ang sagot po sa akin ni YouTube ay, yun nga, nireview daw po nila yung channel ko, and ano nila na, for further review pa yung akin channel. So, tatlo po pala yung reply ni YouTube sa atin. So, yung disapprove, reject ka, approve, yung may congratulations, at kung for further review ka. So, yung sa akin tatlo. So, yun pala, akala ko kasi dalawa lang. Yun po ang nangyari sa akin. Kasi, parang hindi pa ganun ka-confirm na ka-approve yung channel ko. Kasi nga, may nakita nga daw po sila dun sa channel ko na, yun nga, isa pa pong tip ko sa inyo ha. Ayaw po pala ni YouTube nung, ano natin, yung mga controversial na videos, yung nag-i-insight, yung nag-aano ng mga hateful comments, ganyan. Yung mga political, mga ganyan, ayaw po. Kasi hindi sila friendly, parang advertiser friendly, hindi sila ganun. Kumbaga, halimbawa, ikaw po yung advertiser, ayaw mo po dun sa video na controversial, political, yung bang merong pro, merong anti, ganyan. Kumbaga, hindi for general, ano, views, ganyan. Parang may censor, ganyan. Hindi, ayaw po nila yon. So, ang nangyari po pala, for further review, sabi niya, mag-upload daw ako ng mga bagong videos. Yun po ang advice sa akin. So, ang ginawa ko, in-stop ko po yung Kappa. In-stop ko po yung pag-videos ko about Kappa. Tapos, yung original content ko po talaga, bumalik po ako sa dati kong content, yung tungkol nga sa mga life lessons, yung mga advice, wag dito, investments, at saka yung tutorials ko tungkol sa mga bidding. Yan. So, bumalik po ako dun. Mahigit one month pa bago nag-reply ulit sa akin si YouTube. Pero bago po sa akin nag-reply, ang ginawa ko po, nung sa tingin ko, okay naman na yung channel ko, dinilit ko na po. Kasi hindi ko po muna agad dinilit yung mga Kappa videos ko, yung re-upload ko. Hindi ko muna sila dinilit. Pin-private ko po sila. Ganyan. Pero, nung time na yon, inano ko na po siya. So, sa tingin ko, okay na. Dinelete ko na po sila, nilinis ko. Pati yung mga bad comments po, niremove ko po sila. Kumbaga, lilinisin mo talaga yung channel mo. So, inalis ko po yung mga bad comments. Tinira ko na lang yung mga good comments, ganyan. Tapos, dinelete ko yung mga controversial na videos. Ayun, alam nyo po ba, kinabukasan ng maagang-maaga, nagulat ako dun sa every video ko. May dollar sign na po siya. Yun, may dollar sign na siya. Tapos, pagtingin ko po ng email ko, yun na, praise God, congratulations, you have been approved, ganyan, blah, blah, blah. So, yun na. My God, napasigaw na lang ako. Thank you, Lord. Niyakap po yung anak ko. Yung asawa ko, salamat. Salamat po talaga sa blessing ni Lord. Yun po pala yun. Okay? So, ang haba po ng kwento ko, no? I hope na may natutunan po kayo sa mga share ko. Kaya, friends, iwasan po natin yung mga controversial na videos. Lalong-lalo na yung re-upload. At saka yung sub-to-sub. Okay, hindi po siya, ayaw po yun ni YT, ni YouTube. Iwasan po, lahat po ng bawal, iwasan po natin para hindi po tayo mahirapan pag mag-apply na po tayo for monetization. Okay, so sinasabi, I value your time. Gusto ko po sa pagpanonood mo ay may ibabalik po ako sa'yo na value. Na para hindi naman po nasayang yung oras mo sa panonood mo. Okay? So maraming pong salamat and good luck po sa inyo. I hope na kayo naman po yung susunod na mag-share na kayo po ay na-monetize. Thank you and God bless you.